tayo sa magtipon-tipon ngayong Mayo 1, ang iba't ibang grupo na manggagawa, kabilang na ang mga Pilipinong walang trabaho, upang ihayag ang kanilang saloobin sa Administrasyong Aquino. Mula sa Quezon City Rotonda at sa ibang lugar sa Metro Manila, nagsama-samang naglakad ang mga militanteng grupo patungo sa Mindiola para ipakita sa pamahalaan ang kanilang pagkakaisa sa kanilang adhikain na kondenahin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang pagpupursige na maipatupad ang charter change. Panawagan din ang mga ito sa pamahalaan, itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino, alisin ang kontraktualisasyon at wakasan na ang problema na kawalan ng trabaho sa bansa. 12 milyon ng mga manggagawa natin ngayon ay walang trabaho at itigil na ang kontraktualisasyon. Dahil sa kontraktualisasyon, nawawalaan ang karapatan ng ating mga manggagawa. Hindi lang simpleng pagtataas ng sahod, kundi ang pagpapanday, ang pagtatayo ng isang lipunang makamanggagawa, makamaralita at makamasa. Bigyang katarungan ang mga manggagawa. Tigilan na ang mga mapangwasak na polisiya na nag-undermine sa hindi lang sa mga constitutional freedoms, kundi yung soberanya rin ng bansa, soberanya ng paggawa. Nakiisa rin ang mga guro sa kilos protesta na isinagawa ngayong araw. Panawagan nila sa Pangulo, itaas ang kanilang sahod ng 10,000. Niniwala kami na ang isang aumento no, na 10,000 piso no, para sa mga public school teachers at government employees, sa tingin namin ito ay makatarungan na. No. Hinihingi po namin sa Pangulong Aquino dagdagan ang sweldo ng public school teachers at government employees ng 10,000, bawasan ng aming buwis. No. Maging ang overseas Filipino workers, sumama para ihayag ang kanilang saloobin na bigyang pansin ang mga katulad nilang manggagawa. Nananawagan po kami dahil stranded karamihan ng mga libu-libong mga manggagawang OFW sa iba-ibang parte ng mundo. Tulungan po nating umahon ang ating mga manggagawa. Ang mga tricycle driver at hotel and restaurant workers nanawagan sa pamahalaan na bigyang pansin ang katulad nilang maliliit na manggagawa. Ayon sa mga grupo, sa loob ng 4 na taon na termino ng Pangulong Benigno Aquino III, wala itong nagawa para tulungan ang mga manggagawa sa bansa. Hindi rin umano maramdaman ng mga Pilipino ang inclusive growth na ipinagmamalaki ng Administrasyong Aquino. Walang dapat ipagsaya ang mga manggagawa kasi bigo ang manggagawa sa gobyernong Aquino. 4 na taon na ang nakalipas pero walang ginawa ang gobyernong ito para sa pakinabangan ng mga manggagawa. Ang mas tinaburan ay ang mga dayuhan, ang mga kapitalista, ang mga trapo at dinastiyang politiko sa loob ng gobyerno. Pero never na binigyan at pinansin ang interes at kagalingan ng mga manggagawa. Paano natin matatawag itong inclusive growth, ano? Kung hindi nagkakascade sa mamamayan. Ang mamamayan ay walang buying power, no? Well, minimum wage ang mga pasweldo. Nakahanda naman ang Regional Public Safety Battalion o RPSB sa anumang kaguluhang posibleng mangyari sa programa ng mga rallyista. Handang-handa. Maximum tolerance lang. Taasan ang sahod ng mga manggagawa at tapusin na ang problemang kawalan ng trabaho. Ilan lamang ito sa mga panawagan ng ating mga kababayan. Umaasa ang nasa mahigit 30,000 katao na nakaisa ngayon sa kilos protesta na didinggin ng gobyerno ang kanilang panawagan. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero, para sa Newslife.